Hey guys, good afternoon. Hoy! Kayong dalawa talaga ha. Pasensya na. Medyo ngayon lang ulit ako nag-live. At hindi ako nag-live para i-discuss yung mga taong naninira sa atin dahil puro ano naman, puro... Hoy! Puro, what do you call this? Mga fake accounts naman. Saka, yung mga taong concerns naman doon, may mga pag-uusap naman na kami. Ngayon, may bisita tayo, eto. Ayan. Si Coco at si Charan, si Chupaeng. Ayan. Medyo na-miss ko rin mag-video. Ngayon, yung video na gagawin ko is all about... Teka. Likal dito. Likal dito. Palalabasin ko lang muna ito. Saglit guys. Labas. Palalabasin lang muna natin yung magulo. Yan. Na. Malapit na kasi siyang i-crop. Bukas, ika-crop na siya. So, eto, 2 months na siya. Ang pag-uusapan natin is paano yung ginagawa nilang magic. Magic in the sense na para gumanda yung mga pictures ng ano ng pictures ng mga aso, pagvi-video nila. Well, alam ko na i-discuss ko to before. Yeah, na-discuss ko to before. Sa ano sa topic or sa ano ko sa na-discuss ko to sa life ko. Pero di-discuss ko ulit ngayon tapos medyo gagamit na ako ng whiteboard para mas maintindihan ng mga viewers. Pasensya na sa kalat, medyo pula. Oh, ayan. Ayan, walang ginawa, oh, di ba? Naninira. Ayan, naninira siya. Oh, nahatak yung... Oh, siyempre, pagkaganyan ng aso, sisisita mo, papaloy mo ng konti. Para huwag nasasanay. Ayan. So, paano from head tayo, from head to tail, gagawin natin. Kung paano ginagawa ng mga breeder, mga owners, kung paano nila... Paano nila ginagawa pinagaganda ang aso. So, para kahit papano, kung halimbawa, bibili kayo, bibili kayo ng aso, ng tuta, whether it will be a local bred or an import, you will know. So, this boy here is very lucky dahil siya yung gagawin nating model. Di ba? Nakakatawa. At the age of 2 months, may muscle siya sa rear. So, bibigay ko sa inyo yung mga pointers how to check. Simulan natin sa ulo. Kapag ka ganyan, yan, siyempre, makikita mo. Di ba? Guys, i-observe nyo kung ano ang difference ng ganitong pwesto. Yung iba ginaganyan eh, ginaganyan pa yan, ginaganyan para magkaroon ng cheekbone na malapad, diba? Ginaganyan, pero mas maganda kalimbawa pag ano, ganito lang yung normal lang. Guys, tingnan nyo, yan ang normal niya, yan, walang halo, yan. Pagka ginanito mo to, lalaki ang ulo ng aso mo. Pag ganyan. Di ba? Inilapit mo or nilayo mo ng konti pero ang angle is ganito. Masyadong malaki. Masyadong malaki ang ulo ng aso. Kasi, bakit? Kasi, yung camera na andito sa taas, masyadong may enhance yung ulo niya. Okay? So,
ulo. Alin ang dapat mo tignan? Ako, alin ang tinitingnan ko kapag ka ang bibili ko ng aso, ng tuta? Sa ulo, titignan ko yung dome. Yung dome niya, kailangan, tulad ng sinasabi ko, yung tip ng ulo niya, kailangan ang mata is malayo. Sabihin, ito yung tip, ito yun. Palo. Yan. Ang aso, pag pinitik mo yung tenga, hindi nasasaktan niya pero nagugulat. Sasamahan mo ng sit-sit. Okay? Oh, yan, di ba? Oh. Yan. So, likas na masungit to, hindi siya ganit. Yan. Yung tip ng ulo niya, dapat yung mata mababa. Mas mababa, mas maganda, mas malapad ang loob. Ito hindi siya malapad ang noo. Pero okay proportion yung dome niya. Ito yung dome na tinatawag, guys. At ang korte ng dome niya is parang bola ng tennis ball, bilog. Mas maganda bilog tsaka yung parang merong cone head. Bakit? Sa tagal naming nag-aaso, we observe na kapag may cone head, yung dito, medyo ganun, yun yung lumalapad ng ulo. Medyo pagkainan nyo kasi dito, pinalo nyo siyang ganyan, hindi yan nasasaktan, pero nagugulat. Yan, ganyan ang dapat. So, yan, yung ulo. Diba? Tip, tapos ito yung eyes. Yan. Teka, ababa muna natin siya. Tapos, susulat ko dito sa whiteboard natin. Isa-isa nyo na itong whiteboard natin. Yan. Isa-isa nyo na yung whiteboard natin is maraming list ng mga customers. Ayan yung dome. Ito yung mata. Mas maganda, mas bilog ang dome. Mas bilog ang dome, mas maganda. Tapos, yung ears, yan. Hanggat tuta, huwag kang kukuha na ang ears is magkalapit. Magkalapit. Huwag kang kukuha na magkalapit. Yung ganyan lang. Bakit? Pagka magkalapit na ganyan, pagka yan nag-mature, konti na lang ang i-expand niya. Kasi ito, yung pinaka-dome niya, pinaka-tip ng ano niya, bakit maganda pag bilog? Kasi, in time, pagka lumaki yan, magiging, magpa-flat yan na ganyan, magpa-flatten. Huy! Tika lang, guys. Ha? Kapag nag-flatten na ng ganyan, ayun yung tenga. Diba? Maganda pag malayo. Kasi, kapag ka malapit yan, pag nag-flatten yan, dito mapupunta ang tenga. Yung malapit. So, pagka malapit dyan ang tenga, kadalasan nawawala ang angas ng aso. At ako, dyan ako nagre-rely. Kapag ka malayo ang tenga, ang ear separation, kasi siguro guys, naririnig natin, kadalasan, naririnig natin yung eye separation. Mas malayo ang mata, mas maganda. Mas maganda. Guys, ito yung technique na siguro ngayon nyo lang narinig. Ang ear separation for me, mahalaga. Kasi dyan ko nadidistinguish kung ang ulo ng aso, pag lumapad, or pag nag-mature, is lalapad. Yan yun. Pagka tuta pa lang, malapit ang ear, halos magkadikit. Kadalasan, 99% hindi ako kumukuha ng ganun. Bakit? Kasi, konti, para sa akin, kukunti na lang ang inilalaki ng ulo ng aso. Okay? So, magiging ganyan. Unlike yung pagka malayo, pag bumuka yan, maangas pa rin ang tingin ng aso. Ang itsura ng aso.
Okay. At ang noo. Ang noo kasi, guys, pagka ang dome niya is pabilog, ang tendency, pagka lumaki yan, pagka nagkaedad yan, nafa-flat yan eh. Nagpa-flat. So, ibig sabihin, kung halimbawa bilog ang ulo natin sa aso, kapag ka ano, lumulubog to, lumalapad to. Okay? Lumalapad. Tapos, pansinin nyo guys, kapag ka ang aso nag-mature na, yung mata niya, medyo malapit na sa bumbuna niya. Ligan ko. Okay. Wait. Ito, malayo pa siya. Malayo ang tenga niya. Yan, gusto ko. At bilog. In time, ito, itong mata na to, mapapansin nyo, lalapit na yan sa top ng tip ng head niya. Okay, bakit? Kasi, nag-spread out yung dome. Hindi naman ako 100%, pero 95% sigurado ako na ngayon nyo lang narinig yun ganun. Kukonti ang nagsishare nun, kukonti ang nakakaalam, at ako, based yun sa experience ko. Okay? So, bakit minamagic ng breeder yun? Kasi alam nila, kaso hindi nila pinagkakalat. Bakit? Kasi ang the next time na magkakaroon sila ng breeding, ang matitira sa kanila is yung mga dome, yung maliliit ang dome. Kung halimbawa yung customer is naghahanap ng aso na lalaki ang ulo. Okay? So ayan. Yun yung una kong tinitingnan sa aso. Sunod, eye separation. Na-tackle na natin 'yan sa previous videos ko. Na ang eye separation is mahalaga. Ngayon, guys, hindi porket ito, maganda ang eye separation yan. Kaya nga, keeper ko to eh. Hindi ibig sabihin magandang eye separation malayo is dito sa side aabot. Wag. Bakit? Meron kasi akong nakita na ang eye separation niya is malayo, pero ang ulo niya, ito yung mukha na andito, hindi na yun mag-i-expand na ganun. Na andun lang. Na sinisiguro ko in time, parang, kumbaga sa niloloko nating mga tao is mongoloid. Magiging parang mongoloid ang itsura ng aso na hindi malaki ang ulo, pero ang layo ng mata. Okay? So, paano ginagawa ng paano ginagawa ng mga breeder ito. Paano ginagawa ng mga breeder na palakyan ang dome sa picture? Paano ginagawa ganito? Ipo-post nila iano nila paistakin paistakin nila na ganyan yung aso nila. Pagkatapos, ito ang camera. Igagano nila. Diba? Yan, ganyan pwesto. Ang camera is paganito. Yung lens ng camera nila nakatutok sa noo mismo. So kapag ka ginawa nila yon, ganito ang lalabas, guys. Pakita ko sa inyo. Ganito ang lalabas. Yan ang lalabas. Hindi ba masyadong na-enhance ang noo niya? Lumapad tignan. Pagka ginanyan mo yan. O, di ba? Pag ginanyan mo. Yan ang isang technique or isang trick or isang magic ng isang magaling na breeder pagdating sa angulation. Okay? Yan. Ang hirap sila na dayain is yung ito, guys, tingnan mo, nakikita niyo yan, ito
Yan. Nagkaroon ng ilaw, di ba? Kahit hatakin mo na yan, may makikita kang parang laman. Yan yung tinatawag kong panga. Yan. Sana nakikita nyo. Yan. Yan ang mahirap dayain. Bibihira sa tuta, especially for 2-month-old, merong mga panga na ganyan. Kadalasan yan, pagdating ng 2 months, medyo nawawala yan hanggang 4 months. Kasi humahaba ng konting muso, tapos nade-develop yung dome. Pero, kapag ka 2-month-old na siya at meron pa siyang ganyan, parang panga, guys, isang magandang sign yun na pagdating niyan ng maturity is magaganda ang panga. A good example for that is our very own Red Bull. Si Coco Crunch. Kung makita nyo sa picture and personal, makikita nyo, masyadong naka-enhance yung ano niya, yung panga niya. So, eto si Chupaing. Isa siya sa, siya yung pick ko, yung keeper ko sa male, kasi nga, nasa kanya yung dome na gusto ko. Okay? Ayan. Tapos, mamaya, maganda sa, yung bandang bodega na, madali yan. Andan, magugulat ka kung paano ginagawa yan. Ayan. Okay? So, tapos na tayo sa dome. Tapos na tayo sa mata. Ito na. Yung nguso. Yung nguso, para sa akin, I will consider a dog as an exotic dog if his or her snout is short. Okay? At least a finger or two. Ibig sabihin, ang snout niya, pag ginanito mo, ito yung stop, guys. Pag ginanito mo yung stop, yan, lagpas-lagpas, one nga lang yan, yun. Abot na sa 2 fingers, pag adult, abot na ng 2 fingers mo yung ilong niya. At least half ng ilong niya is cover na lang isang finger mo pag 2 fingers. Ito, 1 lang eh. Abot na yan eh. Yan. Yun ang kinukonsider ko na exotic. Kapag ka merong nagbebenta sa inyo or nagsasabi sa inyo na ang aso niya is exotic dahil undershot siya. Ganon. Guys, hindi po yun basihan sa pagiging exotic. Fault po yun. Kung bakit ko sinasabi, meron din naman po akong mga aso dati na ganun. Kaya ang ginagawa ko, ina-out ko agad. Bakit? Kasi po, pagka, para sa akin, kapag ka ang aso, nakasarado ang bibig, sarado mo yung bibig, nakasarado ang bibig, pagkatapos labas pa rin yung undershot pa rin siya, para sa akin, it's a bad quality ng aso pagdating sa nguso. Pero hindi ko sinasabing pangit. May mga magagandang make, ganun ang trait. Okay? So, ayan. Ayan. Panoorin yung sarili mo. Ito po, guys, ang stop. Ang stop, isa yan sa nagpapaangas ng aso pag lumaki. Mas malalim ang stop, mas maganda. Dahil ito, itong pinakatalukap niya sa gilid na yan, in time kakapal yan. Gaganon yan. Okay? So, papansin ninyo, hindi ibig sabihin maraming folds. Maganda ang kalalabasan niyan. Hindi, guys. Ang piliin nyo, malalim ang stop. Ayan. Ayan. Makikita nyo naman yan eh, parang may balon na nakaganon. Kumbaga sa ano sa mga sa tao, ito stop. Mas malalim ang stop. Parang bomba 'yan. 'Di ba? Magaganda at matatangos 'yan. Sa kanila naman siyempre pango din. Tapos alin na susunod? Okay. Yung mga previous ano ko, previous video ko, guys, 'di ba sinasabi ko sa inyo, yun parrot skin na tinatawag ko. Siguro, hindi ninyo naririnig to or ako lang ang gumawa ng term na to. Kasi ito, yung parrot skin, ito. Yung parang excess na skin sa pagitan ng stop at ilong. Yan, isang good indication na in time,
magiging short snout siya at malalim ang stop. Yan. Okay? So diyan hindi naman masyadong ini-enhance ng mga breeder 'yan eh. So hindi nila dinadaya 'yan. Paano nila dinadaya ang panga? Ang ginagawa nila pag walang panga yung aso nila, inaanguluhan nila na eto halimbawa yung camera. Lagi nandito sa side. Ito ang tinitingnan nila para mako-cover ng color or pigment kung ano man ang meron dito sa kulay niya sa pisngi para hindi mapansin kung meron siyang cheekbone na may muscle o wala. Ayan, tingnan niyo guys. Ito kita niyo. Ayan. Hindi ko babatakin ko pa nga. Ayan, oh, pinata ko. Kita niyo meron, 'di ba? Ayan. Yung pagganon mala Rene Russo, yan yun. Ayan. Okay? Tapos, so tapos na tayo dyan sa ulo, sa ano. Ito, alam ko, correct pa to eh. Ito yung ngipin niya. Oh, correct pa, di ba? Correct pa. Hindi pa siya underbite. Oh. Yan. Mahalaga yan. 2 months na siya at medyo malayo pa ang yung taas ng ngipin niya sa ilalim ng ngipin niya. So, ibig sabihin, in time magiging korekto. Correct ang bite. Okay? Hindi ibig sabihin exotic, undershot. Hindi guys. Ito yung sinasabi nila na clean, exotic. Okay, meron siyang kapatid na ano na underbite. Pero karamay, lahat sa kanila, isa lang yata yun. Pero lahat sila, good bite. Okay? So, susunod natin is yung neck, bull neck. Ano guys ha? Ito in time, alam ko, magkakaroon ng bull neck. Bakit? Maiksi ang batok. Maiksi ang batok niya. Maiksi ang batok, halos walang liig. Short na short. Ah, mayabang. Oh, di ba? Yan, teka. Ano yan? Oh. Yan, oh, di ba? Short back siya. Bakit? Tamo. Isang 1 pound lang. Nag-aabot na yung sa shoulder, yung pinaka-top na shoulder niya dun sa balakang. Short back. Di ba? Short back. Yan. Kung bakit ko pinili si Chupaeng bukod doon is tight fit. Guys, tignan nyo guys. May mga aso na itong maraming ano, maraming masasagasaan. Pero sabi ko nga guys, along the way sa aking journey sa bully community, maraming masasagasaan pero wala akong tinatapakan. Ayokong manapak ng tao. It just so happened I'm trying to give you yung tingin kong tama sa pagkuha ng aso. Okay? Ano ang tight fit? Ang tight fit, pansin niyo guys, ang tight fit, ito yung po, kailangan, kadalasan naman ang tight fit yung maliliit ang po. Maliit ang po niya, tapos, pag in-stack nyo siya, guys, yan. Sa mga 2 months, 3 months, natural yon, medyo malambot pa yan. Dadapa. Bakit? Kasi hindi pa masyadong tinatakbo eh. Diba? Hindi pa sila tinatakbo masyado. So, anong nangyayari? Ayan. Kaya ginagawa nila eh. Diba? Tight fit siya. Pansinin natin ha. Ayan. Ang paa. Yung ibang aso or yung ibang tuta, pagdating ng mga, yung hindi talaga nilalakad nasa kulungan na, pagdating ng 5 months niyan at hindi mo pa, eto, mako-compromise to. Dapat kasi, nakaganyan ang aso, ganyan. Yung iba na hindi nilalakad, ang ginagawa, ang nangyayari, nakaganon. So, matanda na yung aso, may 1 year old, may 10 months, ganon ang paa. Huwag kayong kukuha ng ganon ang paa kasi, syempre, kaya tayo mag-i-import.
para meron tayong magandang foundation. Hindi ko sinasabi na mamamana ng anak. Hindi ko rin sinasabing hindi mamamana ng anak yun. Pero sa aking observation, yung mga ganoon, kasi hindi lang nailakad yun nung bata. So, nagkakaroon ng mahinang mga paa. So, scientifically studies na hindi mamamana ng anak. Pero iba naman yung east-west. Ang east-west is yung aso, ganun ang paa. Yan, namamana yan. Namamana yan ng mga anak. Yung pag naka-stuck na ganyan, makikita mo, labas. Yan, nakaganyan. Kaganyan, di ba? Labas ang paa, nakaganyan, pati yung kabila. Ayan, eto, kahit na anong ganun ko, kita mo. Di ba? Labas. Labas ang paa nila. Huwag na huwag kayong kukuha ng ganun. Kasi ang pangit tignan, parang penguin. Okay? So, eto ano to eh. Kaya ko ginawa tong ano to, paulit-ulit na to, nagawa ko na rin to before eh. Kaya lang ito, mas clear. Kaya ko inaano to para kahit sa video, kahit sa picture, na-observe nyo na. And once yun na-observe nyo na, meron na kayong chance para hindi na tumuloy ng pagtatanong. Kasi nakakaabala rin yun sa mga pinagtatanungan nyo. Tapos hindi naman pala kayo kukuha pag nakita nyo na madidismaya lang yung bibilan nyo. At madidismaya lang din yung bibili. Okay? So, ngayon, nasa sa inyo pa rin yun. Kung gusto nyo pa rin kuhanin yung mga ganun, yung mga siraang paa, yung mga may mga diferensya, ano. Saka guys, hindi ko sinasabi na kapag may diferensya yung mga ganun, eh pangit ang ilalabas. Nilalabas din na magaganda. Kaya lang, meron akong mga nakikita na bumibili pa rin. O siguro hindi nila alam. Pero kasi kami, pag alibawa merong binenta na adult, tapos makikita agad namin yung food niyan. So magtataka kami. Nagbinili nila yon, anong nakita nila doon sa anong yon na hindi namin nakita. Okay? Lil Woozy, guys. Lil Woozy. Ayan, first time ko nakita yan nung nagpunta ako. Two weeks ago. Nakita ko kung gaano ka ano. Hindi perfect pero close to perfect pagdating sa structure ng aso. Shoulder, rear, tightness of the feet. Importante sa amin 'yan. Kahit itanong nyo kay Jason, kay Brother Jason, ang isang maganda sa aso niya is yung tight feet. Okay? So, yun na tayo. Ito pa. Pag bibili ka ng tuta or aso, huwag ka nang kumuha or well, hindi. Mali yung term na huwag ka nang kumuha. Kung gusto mo talaga is yung clean exotic, ang kuhanin mo yung straight ang hindi. Hindi yung bow-legged. Merong iba gusto bow-legged. Most of the time, guys, pag bow-legged, ang aso, east-west yan. Nakaganon yan, nakaganon. Parang yung misan, meron ako nakita eh. Pitbull, American Bully, tapos exotic. Yung exotic niya, yun yung parang yung unang artista sa Amerika na nakaganon. Kadalasan ang bow-legged, nag-i-east-west ang paa. Okay? Kadalasan, kapag ka bow-legged. Ano yung bow-legged? Ang bow-legged is, eto guys, straight to. Ang bow-legged is yung ano niya, yung binti niya. Yung binti niya is hindi straight na ganyan. Pa-curve. Pa-curve na ganun. Kaya tinawag na bow-legged kasi parang pana yung paa niya. Nakaganyan. Diba? Ang pana, ganyan. Tapos nandito yung string. Bow-legged ang tawag. So, yung iba, kala nila maganda yung ganun. Guys, namamana ng anak yan. Okay sa akin, yung straight yung ganito, tapos
guys, nakikita nyo, misa merong sobra dito na parang muscle, okay sa akin yun. Kasi straight siya, pero meron siyang extend dito. Ang tawag ko nga doon, muscle extender. Okay, naka-extend, pero okay sa akin yun. So long as straight yung ganito. O, yan. Meron naman ako ipapakita sa inyo, paano ginagawa nila yung mga magicians para palaparin ang ano. Ito, yan. Yan, hindi yan normal niya. Kasi ito, masyadong kip-kip. Ang normal niya is, pag tinayo mo, ang ginagawa ng mga magicians, inilalagay sa side. Yan. Nilalagay sa side ang paa para magmukhang malapad. Guys, tignan mo ha. Ito yung normal. Yan yung normal niya. Yan. Yan, normal niya. Oh, yan, normal niya. Watch. Palalaparin ko, guys. Itong siko, itutwist ko pag ganun. Itutwist ko siya pag ganyan. Yan, nakatwist. So, anong nangyari? Tapos, hawa ko to. Nakatwist. Anong nangyari? Lumapad, di ba? Lumapad yung... Yan. Lumapad yan. Tapos, ibababa ko ng ganitong konti. Ayan. Lalagay ko sa side. Malapad. See? See? Tingnan nyo to. Malapad na siya. Hindi pa nakatwist yan. Pag tinwist ko lalo yan, lalo lalapad yan. Yan. Nakatwist. Malalaman nyo pagka ang aso is nakatwist. Paano? Pag tinwist niyang ganyan, may space dito. Yan guys, oh. Ayan, oh. Nagkakaroon ng space dito. So, ibig sabihin, nakatwist. Nakaganon. Pag tinwist ang elbow ng aso, lumalapad. Okay? So, yung ganito, yan ang normal stock. Kanina, ito yung free stock. Ganyan. Okay? Para, pagka magbibenta, ginagawa nila ganyan. Ito, dagdag trabaho sa akin to, guys. Maniwala kayo. Dahil sa susunod na bibili ng aso ko, sabihin, pa-normal stock nga po. Pa-stock nga po nung ano. Ayan. Ayan. Ganyan nilalagay, ginagawa nila. Nilalagay sa side. Kasi madulas eh. Teka. Ah, ito. Bababa tayo. Bababa tayo rito. Ayan. Ayan. Para hindi madulas. Okay. Ayan. So, ang gagawin is, ayan. Igaganyan. Pagkatapos, oh, di ba malapad siya? Oh, kasi nilagay sa gilid. Tapos, itutwist mo pa, ang lapad, sasabihin. Pero may space dito, ibig sabihin, nakatwist siya. Okay? Ayan. Ayan. So, ganun yung mga techniques nila. Ang isa pang tinitignan ko pagbili ng aso is yung drop chest. Ito guys, talaga ano, natural siya. Drop chested siya. Bakit? Ito yung sinasabi ko yung malajoga. Ang aso, kapag ka hindi drop chested, mataas tignan. Kahit na pocket siya or kahit na micro siya, pagka hindi siya drop chested, mataas tignan ang aso. Unlike kapag ka drop chested dyan, yan, ang baba tignan. Diba? Ang baba tignan. So, yun. Ito na. Paano magpaigsin ang aso? Para paigsin ang aso, ang gagawin mo, yung dalawang paa niya sa likod na tinatawag ito, ang ganda ng rear niyan, guys. No. Yung dalawang paa niya sa likod, huwag mong igaganyan. Huwag. Hahaba ang aso. Para umiksi siya, iganito mo. Yan. Pag nakaganyan ang aso, pansinin natin. Gano'ng kaiksi siya pag nakaganon. Yan. Diba? Pero kapag ka naka-extend siya na ganun, ang haba, although short back to, ang haba tignan. Diba? Ang haba tignan. Oh, may masil-masil, oh. Diba? Kaya gusto ko tong aso na to. 2 months, guys. Meron na siya ritong masil. Huh? Yan. Ano, ha? Explain ko ulit.
Gusto mo pahabain ang aso mo, i-angle mo ng ganito. Hoy! Yan. Yan. I-angle mo ng ganyan. Gusto mo paiksiin, i-angle mo siya ng ganyan. Ganyan. I-magic. Op! Magic! Ang igsi. Oh, di ba? Guys, hindi ko sinasabing maraming nandadaya. No, they are trying their best to stalk their dogs as beauty as their dog can be. Para mabili. Sama sa marketing yan, guys. Hindi nyo kasi makikita sa video or sa picture ang natural beauty ng aso. So, for you guys to see what a breeder can see, kailangan puntahan nyo, mag-kennel visit kayo. Depende ha, meron kasing trusted breeder. Guys, ako, pagbibili ng aso, ang tinatanong ko lagi, ayan o, bukol-bukol o. Oh. 2 months, bukol-bukol. Ang lagi kong tinatanong, guys, ano ang pangit sa aso mo? Kasi, kaya ako nagtatanong noon, nakita ko na yung ganda eh. Yung pangit na lang ang ayaano ko, ang gusto kong tignan. Okay? Full tail. Oh, full tail siya. Bukol-bukol, guys, bukol-bukol. May santol. Oh. Maraming nagpapastock. Ang ginagawa nila, guys, ganito. Inilalayo ang aso ng malayo ganyan. Oh, hindi ba ang kapal-kapal tignan, ang taba-taba tignan. Saka nila i-zoom. Ika dito. Saka nila i-zoom. Pero ito, tong aso na to, ayan, kahit malapit, kahit hindi ko i-zoom, tinignan mo yung top niyan. Ika. Malapad yan. Kaya nga yan ang pick ko. Okay? Ganun lang ang pang, hindi ko sinasabing naloloko sila o hindi. Ang tawag doon is trick. Dinadaya nila yung angulation para gumanda ang itsura ng aso nila. Okay? May mga taong nagsusway back ang aso. Kadalasan, ang asong payat, nagsusway back yan. Kaya kapag nagpa-uwi kayo ng aso, coming from China, coming from US, at pinapayat yan, well, i-expect nyo na may konting sway back yan dahil pinapapayat nila para yung risk na mamatay ang aso is ariko. Medyo maliit lang yung percentage. Okay? So, marami pa akong alam na trick. Kaya lang, hindi kakasa sa isang video. So, ayan, at ang hirap i-upload yung 38 minutes video. Okay? So, yan lang muna. Yan lang, aray ko. Yan lang muna, guys. Yan, napalo. Yan lang muna. At, ato. Yan, galit na galit siya pagka kinisilti na ganyan eh. So, maraming salamat, guys. At on behalf of Chupaeng, ayan, ha? On behalf of Chupaeng, maraming salamat sa pakikinig at sa suporta na binibigay nyo para sa amin. Okay? So, have a nice day, guys. Stay safe. God bless. And, by the way, don't forget to subscribe to my YouTube channel and like and share na rin yung yung video. Okay, guys? So, maraming salamat. Ariko.